Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ano ang pangarap mo sa buhay? Yun ba yung kung anong gusto mo paglaki? Oo. Ako, gusto ko magkaroon ng sports car. Dangit, iba yun. Sabi mo kung ano yung gusto ko paglaki. E di yun ang ilagay mo. Ang tinutukoy kasi dyan, yung gusto mo maging trabaho. Ah, gusto ko maging piloto. Gusto ko mag-drive ng airplane at pumunta sa maraming bansa. Gusto ko naman maging teacher. Wow! Ako naman, gusto ko maging katulad nila mama at papa. Ano bang trabaho ng mama at papa mo? Basta, ang alam ko, may kinalaman sa business. Di naman sila nagkikwento sa akin eh. At saka, halos di ko sila makita sa bahay. Di ba, Yayo? Tama ka naman dyan, Chloe. Pero yung pagka-busy nila, para rin naman sa kinabukasan mo yun. Kaya kayo, mag-aral kayo ng mabuti para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Yes po. Chloe, hindi ka ba nalulungkot na palagi silang wala? Siyempre, nalulungkot. Pero andyan naman kayo eh. Alam kong hindi niyo ako iiwan. Mabait-bait naman ng alaga ko. Halika nga rito. Huwag ka mag-alala. Kapag hindi na sila busy, makapagbabanding din kayo. O sige, Evan tsaka Mira, tapusin nyo na yan para makauwi na rin kayo. Sige po, Ate Gab. Maraming salamat po sa pagpunta sa ating PTA meeting at kuhaan ng card. Ngayon, i-announce ko na po ang ating top 5. Top 5, Mr. Del Castillo. Wait, totoo ba yun? Totoo po ba yun? Ang galing mo naman, anak. Congratulations! Congratulations po, Mrs. Del Castillo. At ang top 4 naman po natin ay si Miss Oranza. Congratulations! Congratulations, anak! Ang ating top 3 ay si Miss Elescas. Congratulations! Congratulations, anak! At ang ating top 2, Miss Arcelia. Congrats, Mira! Salamat! Ang galing mo naman, anak! Congratulations! As expected! At ang ating top 1 ay si... Feeling ko, ako na yan. Naku! Ikaw na yan! Ay, sandali. Inyong ipagpaumanhin. Nagkamali ako ng pagbanggit. Ang ating top 2 ay si Miss Fontanilla at ang ating top 1 ay si Miss Arcelia. Hala! Ako yung top 1? Ayos lang yan, Chloe. Alam ko naman makakabawi ka eh. Opo, thank you po pala sa pagsama sa akin, Yaya Gab. Welcome! Ang bait talaga ng alaga ko. Congratulations, Chloe! Congrats din. Miss Laborte. Ano po yun, Miss Arcelia? Congrats nga po pala, ang galing ng anak nyo. Magaling na bata po yan si Joyce, napakasipag pa. Thank you po, ma'am. Ganyan po talaga yan si Joyce.
Mi, tignan niyo po yung card ko. I'm sorry, sweetie. Hindi ko muna yan matitingnan ngayon. Busy si mommy, okay? Pero, Mi... We'll catch up to you after ng business meeting namin, okay? Alis na ako. Yaya! Ano po yun, ma'am? May business meeting kami. Linisin mong mabuti tong bahay. Baka dumating yung mga business partner namin. Yes, ma'am. Pagka-uwi niyo po ay makintab na tong buong bahay. Ikaw muna ang bahala kay Chloe, okay? Huwag mo siyang palalabasin. Yes, ma'am. Ako na rin pong bahala. Bakit bawal pong lumabas? May nabalitaan akong nangunguha ng bata. Kaya mas mabuting nandito ka muna sa bahay. Hala? Nakakatakot pala yun, ma'am. Chloe, huwag pasaway, ha? Opo. Very good. Han, let's go. Huwag mong pababayaan si Chloe, ha? Yes, ma'am, sir. Okay lang yan, ha? May kita rin ni mami mo yan mamaya. Thank you po, Yaya Gab. Akyat po muna ako. Sige. Nay! Ano yun, nak? May babayaran nga po pala kami sa school. Field trip po kasi namin, tapos required daw pong pumunta lahat. Naku, nak. Wala pa akong budget para dyan. Sige, subukan kong gawa ng paraan. Sige po, nay. Uwi na lang po muna ako. Uy, Mari, di ba malapit na kayo umalis? Oo nga. Hinihintay ko na lang yung padala ni Victor. Saka kami aalis. Nay! Anong aalis? Oo nga pala, nak. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Pupunta na kasi tayo sa probinsya. Doon kila Tita Ligaya mo. Ala! Bakit? Ang hirap na kasi mabuhay dito, nak. Hindi na kasi sapat yung kinikita ko para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang tataas na ng presyo ng mga bilihin. Oo, be. Tama ang nanay mo. At saka mas maraming opportunity doon sa probinsya. Eddie, tutulungan ko po kayo magtrabaho. Bata ka pa, nak. Bawal ka pa magtrabaho. Tsaka, ayaw mo ba dun sa probinsya? Mas simple yung buhay dun. Totoo ang sinasabi ng nanay mo. Mas mahirap magbuhay rito, bakbakan. Mas simple at mas maganda nga buhay sa probinsya eh. Pero, paano po sila Evan tsaka si Chloe? Hindi ko na po sila makikita. Magkakaroon ka pa naman ng mga bagong kaibigan dun. Ando naman sila Ningning eh. Sino po yun? Yung anak ni Ligaya, pinsan mo yun. Sundin mo na lang si Belinda, para naman yun sa ikabubuti niyo eh. Kailan po tayo aalis? Sa Miyerkules. Hala, sa Miyerkules na po? Ngayong linggong to? Oo, bukas na rin kasi darating yung padala ng Tito Victor mo. Sige, Nay, mauna na po ako. Yes! Tulog si Yaya Gab. Makakalabas ako. Mga nanay at tatay, ingatan at bantayan po ninyo ang inyong mga anak dahil isang bata na naman ang nawawala sa bagong silang. Sabi ng ilang witness ay may nakita silang puting van. Totoo pa rin sinabi ni Ma'am Alice. Chloe? Saray mo may balita? Chloe? Chloe? Asa si Chloe? 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 Chloe?
Yes! Buti na lang madali kong nakuha yung susi. Nasaan kaya sila, Evan? Evan! Mira! Evan! Mira! Evan! Nasaan yung alaga ko? Chloe! Chloe! Ayun! Ayun pala sila Evan at Mira eh! Evan! Mira! Oh, buti pinalabas ka. Oo nga, akala ko ba ayokong palabasin ni Tita Alice? Shhh! Huwag kayong maingay. Tumakas lang ako kay Aya Gab. We, paano? Nakatulog siya eh. E di madali kong nakuha yung susi. Tapos lumabas ako. Loko ka. Baka pagalitan ka pag uwi ah. Di yan. Tiwala lang. Magsaslide lang ako ah. Saya-saya! Tara, Evan, Mira, subukan nyo! Sige, susubukan namin. Tara, Mira! Natatakot ako! Masaya ba to? Pauwi na kami ni Arthur. Kamusta si Chloe? Ma'am, ayos lang naman po siya. Tulog po siya sa kwarto niya. Sige, malapit na kami. Patay, pauwi na pala sila, ma'am. Asan na ba si Chloe? Chloe, Evan, may sasabihin nga pala ako. Ano yun, Mira? Aalis na kami bukas. Aalis? Saan naman kayo pupunta? Sabi ni Nanay, aalis na kami. Pupunta na kaming probinsya. Doon na kami titira. Hala, bukas ka na talaga aalis? Bakit tambilis? Oo, kahapon ko lang dinalaman kay Nanay. Naku, andiyan na talaga sila, ma'am. Delikado na kapag naiwan niya nakabukas dahil baka manakawan tayo. Opo. Tawagin mo nga si Chloe. May pasalubong kami sa kanya. Ma'am? Wala po si Chloe dito. Ano? Akala ko ba natutulog si Chloe sa kwarto niya? Nung tinignan ko po siya, wala po siya sa kwarto niya. Ano?
Kaya ba hindi nakalock yung gate dahil si Chloe ay lumabas at hindi ikaw? Ano po? Sumagot ka! Oo po! Tama po kayo! Si Chloe po yung lumabas at hindi ako! Alam mo, huwag mo kami pinaglolol ako ha! Nandun may basura ho! Sorry po sir, nakatulog po kasi ako eh. At hindi ko na marahin kung wala na si Chloe rito. Nakatulog ka? Kailan pa nawawala si Chloe? Kanina pa po, bago kayo tumawag. Ang lakas na loob mo magsinungaling sa akin. Sorry po sir. May nangunga pa naman ang bata ngayon. Nako. Kapag may nangyaring masama kay Chloe, manda ka sa amin dahil ikaw ang mananagot. Magsimula ka na maging pati dahil hindi ka na pwede sa pagbibigyan natin. Sir, parang awal na po. Matawag po talaga. Nagsinungaling ako sa inyo. Ayoko na po mawala ng trabaho. Sir. Ayusin mo na yung mga damit mo. Kung hindi, itatapon ko ang mga yan sa labas. Arthur, hanapin ko muna si Chloe sa labas. Bantayan mo yung babaeng yan ah, baka manakawa pa tayo. Oo nga eh, grabe, nakakalungkot. Last bonding na pala natin to. Hala, magagabi na pala. Di ko na malaya ng oras. Baka hinahanap na ako ni Mama. Siya nandito. Huwag niyo na po siyang saktan. Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Kayo wala! Pero ang batak to meron! Umalis kayo dyan o pati kayo sasaktan ko! Okay ka lang ba? Okay lang. Kawawa naman si Chloe. Kakainis. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Alice, ba't mo kinakaladkan si Chloe? Hindi yan magtatanda at di siya nasasaktan. Sorry po talaga. Sorry po. Ano bang hindi mo maintindihan sa hindi paglabas? Kailangan mo kaya natatak sa kukote mo, ha? Tama na po kung nasasaktan ako si Chloe. Aba, kapag pala na lang mo ka pagsabi ako ng ganyan? Kung ginawa mo lang sana lang mabuti ang trabaho mo, eh di sana hindi siya nasasaktan. Ma, huwag mo na po saktan siya.
Yoyo Gop! Yoyo Gop! Huwag ka na po umalis! Aga mo naman gumising. Di po kasi ako nakatulog ng maayos eh. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kagabi? Di na po masyado. Buti naman. Yaya Gaba, alis na ba talaga kayo? Pinaalis na ba talaga kayo ni Mami? Oo, ganun na nga Chloe. Wala naman akong magagawa eh. Ah, hindi naman. Kailangan ko na kasing umuwi eh. Hinahanap na ako nila nanay at tatay. Ganun po ba? Pero, babalik pa po ba kayo? Sino na magtatanggol sa akin pag sinasaktan ako nila, Mami? Sino na sasama sa akin pag buhat ng card? Sino na magiging kalaro ko dito sa bahay? Sino na yung makakasama ko pag umaalis sila? Huwag ka mag-alala. May papalit naman sa akin eh. May bagong mag-aalaga sa'yo. At for sure, aalagaan ka rin yung mabuti tulad ko. Sorry po kung pinagalitan kayo ni Mami kagabi dahil sa akin. Okay lang yon. Kasalanan ko rin naman eh. Mamimiss kita, Chloe. Mamimiss din kita, Yaya Gab. Ingat ka po. Enough with the drama time. Gabriela, ready ka na ba? Opo, ma'am. Ready na po ako. Sige, pwede ka nang umalis. Chloe, eto na ang iyong bagong yaya. Hi. Siya nga pala si Jacqueline. Ano po ang itatawag ko sa kanya? Pwedeng Jacqueline, Lynn, o kaya Jackie. Yaya Jackie. Tara, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Patawad, Chloe. Ayoko mang umalis at iwan ka. Pero kailangan dahil wala na akong karapatan para alagaan ka. Sana hindi ka na maging pasaway. At sana mabait din yung magiging kapalit ko. Sana alagaan ka rin yung mabuti. Maayos naman ang background mo at mukhang magaling ka naman. Kaya ka namin tinanggap. Salamat po, Sir Arthur. Sana wag mo rin kaming bigyan ng sakit ng ulo, ah. Makakaasa po kayo, ma'am. Palagi kaming wala dito sa bahay ni Alice. Kaya alos kayo lang dalawa ni Chloe ang naiiwan dito sa bahay. May pagkapasaway yung batang yun, kaya pagpasensyahan mo na. Sige, alis na kami. Ikaw na bahala rito. Yaya Jackie! Ano yun? Pwede ba akong lumabas? Nako, sabi nila ma'am, huwag muna tayong lumabas kasi may namumuha ng bata. Sige na po, please. Aalis na po kasi yung kaibigan ko ngayon eh, si Joyce. Sorry, Chloe, pero hindi talaga pwede eh. Kasi naman eh! Chloe! Joyce? Joyce? Nandyan ka pa ba? Oh, Evan! Uy, Tari, Joyce! Ah, aga mong nagising. Aalis ka na kasi. Siyempre, gusto kita makita. Saglit lang. Bababa ako. Saglit lang. Oh, anak. Handa ka na ba? Aalis na tayo. Nay, puntahan ko lang po si Evan. Nasa labas po kasi siya. Buti naman na tumabot ka. Aalis na ba kayo? Oo.
Chinacheck na lang ni Mama yung mga gamit namin. Si Chloe nga pala. Nadaanan ko yung bahay nila kanina eh. Kaso, natakot akong kumatok. Baka makita ko ng mami niya. Oo nga pala. Napagalitan siya kahapon. Sayang nga. Di ko siya napagtanggol eh. Pag lumaki na talaga ako, pagtatanggol ko kayong dalawa. Para wala nang manakit sa inyo. Strong naman pala. Sana nga. Sana magkita tayong muli. Bakit ganun? Umalis na nga si Yaya Gab. Tas aalis pa ngayon si Joyce. Tapos bawal pa akong lumabas. Kinukulong na ata nila ako sa bahay na to. Oh, bakit ka umiiyak? Kasi di ko na sila makikita. Hala, may pasaka pala dyan. Saan mo nakuha yan? Pinalo po kasi ako ni Mami kahapon. Palagi ka ba nilang sinasaktan? Minsan lang po. Grabe naman pala mga bagong amo ko. Mapanakit. Kahit minsan lang, ang lala pa rin ng mga pasa ni Chloe. Sige na nga, papayagan na nga kitang lumabas. Talaga po! Yay! Thank you, Yaya Jackie! Thank you po! Raquel, handa ka na ba? Oh, Evan, andito ka pala. Handa na po, Nay. Joyce! Evan! Buti nakaabot ako. Akala ko hindi ka na makakarating. Akala ko rin eh. Buti sinamahan ako ni Yaya Jackie. Yaya Jackie? Ako yun. Hello. Ako nga pala yung bagong yaya ni Chloe. Ha? Tara, picture muna tayo bago ako umalis. Tama. Good idea. Sige, ako nang kukuha ng litrato para sa inyo. Dito tayo. Maganda yung view. Already, pwesto. Already, 1, 2, 3, smile. Oh, gising na pala kayo. Ligaya, maraming salamat ulit sa pagpapatuloy mo sa amin, ha. Naku, wala yun. Masaya kami na nakasama namin kayo. Oh, mga anak, handa na ba kayo? Alis na tayo. Opo, Nay. Handa na po kami. Kalahin mo yun, 8 taon na rin pala nakalipas simula nung pumunta sila rito. Oo nga, ang bilis ng panahon. Pero dahil sa pagtira namin dito, ayun, kahit papano nakapag-ipon ako para makabalik dun sa Manila. O, basta pag may problema kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa amin, ha? Ako rin, wala na akong kalaro. Mamimiss ko kayo ni Raquel. Sinabi mo pa, mabuti nga at may nakalaro si Phoebe nung wala pa kami rito dati. Oo, naalala ko dati lagi pa kami nagkakasundo pagdating sa kalokohan. Sana all, di ba? Palagi kasi akong inaaway nung isa dyan. Hmm? Ikaw kaya po laging nangaaway sa akin? Di kayo. Baka mamaya iligaw mo pa ako sa Manila eh. Grabe, ganun na ba kasama yung tingin mo sa akin? Hoy mga ineng, tama na ang awayan. Sorry po, Tito. Ay, wait, it's not Tito, it's... Tita Victoria! Tama! Mamimiss ko talaga itong mga pamangkin ko! Mamimiss ko rin po kayo, Tita Victoria. Basta lagi niyong tatandaan ang bilin ko, ah. Ano nga ulit yon? Huwag papatalo dahil tayo ay maganda! Daaah! Ang dami yung talaga natutunan sa akin. Ano ba yan, Victor? Puro nga kalokohan tinuturo mo sa kanila.
Duh! Hindi kaya. Oh, tama na yan. Kailangan na namin umalis. Tara na! Oh, Luningning, magpakabait ka dito ah. Una na kami. Opo, Tita Galit. Uy, hatid ko na kayo sa sakayan. Thank you po. Anak, galingan mo sa school ah. Opo, Nay. Sige. Si Kuya. Evan, ready ka na ba sa school? Opo, Nay. Ready na po. Marga, ihatid mo na si Ellie sa school. Ingatan mo siya. Sige po, Nay. Ihatid ka na po si Ellie. Nay, alis na po ako. Sige. Ikaw ah, huwag kang magkukulit doon. Kapag ikaw na aksidente, hala ka sa buhay mo. Ito talaga si Marga, puro biro. Tara na! Bye-bye, Nay! I love you! Nay! Oh, Raquel, kaya mo na bang pumasok sa school mag-isa? Opo, Nay, kaya ko na po. Huwag na po kayong mag-alala. Kaya mo ba ihatid si Phoebe? Baka kasi maligaw eh. Opo, Nay. Sige po, ako na pong maghahatid sa kanya. Nay, akala ko ba ikaw maghahatid sa akin? Marami pa kasi akong gagawin eh. Andiyan naman si Ate Raquel mo. Baka mas lalo pa akong maligaw dahil sa kanya eh. Gano'n na ba kasama yung tingin mo sa akin? Siyempre hindi ko gagawin yon. Para na lang kung magpapasaway ka. Nayo! Huwag mo nang alukoyin yung kapatid mo para magtiwala sa'yo. Inaasar lang naman. Palagi niya kasi akong inaaway eh. Bawi-bawi rin. Hay nako, basta mag-ingat na lang kayong dalawa palagi ha. Ibang-iba yung Manila kaysa sa probinsya. Opo, Nay. Salamat. Tara na nga, Ate Raquel! Yes, Mami. Di pa ba obvious na naka-uniform ako? Gusto ko lang naman itanong kung gusto mong sumabay sa amin. No, Mom. I can go there on my own. I don't need your help. Alam mo, Dai, sumabay ka na sa nanay mo. Para makabawas ka pa ng pamasahe, tsaka menos ka pa ng gastos, tapos safe ka pa papunta. Excuse me? I don't need your suggestions. Lowie. Hays, nakakawalang gana. Chloe! Naku, Ma'am. Hayaan niyo na siya. Pre, balita ko may bagong transferi daw. Talaga ba? Lalaki o babae? Pag lalaki, away natin. Pag babae, ligawan natin. Loka talaga. Baka mag-guidance na naman tayo. Masyado ka nadala sa huling guidance natin, ha? Ako, parang good boy ka na. Mais ka nga. Okay, edi aayos. Good morning, ma'am. Good morning. San po yung room 301? Sa third floor, sa unang room. May mga nakalagay naman na number sa pinto. Pre, may bagong kinakausap si Ma'am Timbreso. Sige po, Ma'am. Salamat po. Joyce? Kilala mo siya, pre? Oo, kababata ako siya. Ay... Miss, miss! Manahimik ka nga dyan. Miss, liligawan ka daw na ito. Di ba kababata mo siya? Epal mo kasi, naiyatuloy siya.
Si Evan yung nakita ko, di ba? Dito pala siya nag-aaral. Di ko naman ina-expect na makikita ko agad siya. Di mo ba sa susundan, pre? Epal mo kasi, nahiya tuloy siya. Oh, ba't parang namumula ka, pre? Ewan ko sa'yo. Mira! Oh, Evan! Pasensya na pala sa ginawa ng kaibigan ko kanina. Okay lang yun. Ano palang room number mo? Room 301. Ah, malapit na yun. Hatid na kita. Sige, tara. Salamat. Nandito na tayo. Nandun yung listahan. Ay, Evan! Si Chloe to, di ba? Oo. Ibig sabihin, magkakaklase tayong tatlo? Oo. Baka bago niyang laruan. Is she the new transfer? Joyce, is she the new transfer? Oh, nandito na siya, oh. Chloe! Hi, girl. Long time no see. Grabe, Chloe! Ang laki na ng pinagbago mo! Yeah, let's go. Magsisimula na yung klase. Let's go, girls! Tara na. Hi, girls! Hi! Dito na lang ako uupo, ah. Sige. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Ako nga pala ang inyong magiging gurong tagapayo para sa taong ito. At dahil unang araw ng klase, kailangan ninyong magpakilala sa akin. Umpisahan mo na, Binibining. Sabrina po. Binibining Sabrina, simulan mo. Ano po sasabihin ko, ma'am? Pangalan mo, hobbies and talents mo, tsaka yung na-achieve mo last academic year. Ako po si Sabrina at mahilig po ako manood ng Korean videos. At wala po akong talent at with honors po ako last year, yun lang po. Pre, ganda niya. Umayos ka nga. First day na first day, ang harot-harot mo. Maraming salamat, Binibini. Nabalitaan ko nga pala na dito napunta ang transfer sa inyong pangkat. Diba? Maaari bang tumayo? Tama ba? Ikaw si Binibining Arcilia? Ako nga po, ma'am. At dahil dyan, ikaw na ang susunod na magpapakilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Miracle Joyce G. Arcilia. Pwede niyo akong tawaging Mira. Galing po ako ng probinsya. Marami rin akong nakuhang academic awards last year, gaya ng with highest honors and perfect attendance. Wow! Bigatin pala tong katabi ko! Sana all! Ang swerte ko naman kasi seatmate ko siya. Sana all kasi seatmate siya. Nanalo na rin po ako sa journalism, regional level bilang copy reader, at pinanglaban na rin po ako sa maraming contests. Yun lang po. Maraming salamat. Stop. Okay. Maraming salamat, Binibining Arcilia. Ang galing mo naman. Sana ganyan rin ang iyong maging academic performance ngayong taon. Sunod, Binibining Fontanilla. Girl, ikaw masunod. Galingan mo ha. Dapat mas kabog yung introduction mo kaysa kay Mira. Oo, tama. Dapat mas ipamukha mo sa kanya na mas mataas ka. I know what to do. Just watch. Go, girl!
Good day, everyone. I know all of you knows me already, because I'm the one and only, Chloe Brill Fontanilia, the valedictorian of this school since grade 7. I already won countless awards from different contests like EMTA, Quizby, etc. As expected! So don't mess with me, guys. I'm Chloe. Thank you. This is your fault. Hala, bakit galit siya sa akin? Wala naman akong ginagawang masama ah. Okay, class dismissed. Wow. Finally, lunch na. Tara, sabay tayo. Tara na. Tara na girl, lunch na tayo. Tara. Tara na nga, nagugutom na ako. Joyce, magla-lunch ka na rin ba? I mean, Mira? Nasanay ka sa Joyce ah. Sa bagay, ngayon ko lang naman ginamit yung Mira. Sige, Joyce. Tara, lunch na tayo. Oo nga, nakakainis ka bago-bago kaya pa lang. Kaya what? Gusto mo bang sumabay sa amin for lunch? Next time na lang? Sige. Tara na mga girls. Grabe, ang bilis niya talaga lumandi. Si Evan pa talaga ang inuuna. Sadyang childhood friends lang sila, kaya magkakilala sila. Kung talagang magkaibigan sila ni Evan nung bata pa lang, does that mean childhood friend mo rin si Evan? Oo. Eh kung childhood friends kayo, bakit di kayo close? Chloe? Bakit gising ka pa? Parang ang dami mong assignments. Oo nga, Mami. Patapos na rin itong mga sinusulat ko. First day of school? May mga assignments ka na agad? May mga sinusulat ka pa? Yes. Senior high school is different. Kahit iba na ang senior high, we still expect na ikaw pa rin na magiging valedictorian. So it's good that you're doing your thing. Yes, Mom. I will. By the way, Mom, matagal pa bang uuwi si Daddy? Hindi ko alam, Chloe. Super busy kasi sa office, kaya hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-uwi. Sige, tapusin mo na yung mga assignments mo, Chloe. Maaga ka pa bukas. Yes, Mom. Good night. Oh, gabi na anak ah. Ba't di ka pa natutulog? Tinatapos ko lang po na yung assignment namin. Oh, first day pa lang may assignment na. May pinagawa na po kasi agad yung teacher namin ay ayoko na rin pong matambakan. Grabe ba talaga sa Manila no? First day pa lang dami nyo nang ginagawa. Kamusta naman first day mo? Ayos naman po, Nay. Ay, kaklase ko po pala sila Evan at Chloe. Yung mga kalaro ko po dati. Ah, ganun ba? Buti naman at kaklase mo sila. At least, 'di ba? May kakilala ka na doon.
kahit na magaling ka, hindi ako papayag na matalo mo ako tulad ng dati. Tandaan mo yan, Joyce. Hey, Chloe. Are you listening? Kanina ka pa namin kinakausap. Lutang ka ba? May iniisip lang ako. Ano ba yun? Iniisip o kinakabahan? Si Mira ba yung iniisip mo? What? Ano ba yung pinagsasabi niyo? Kahit di mo sabihin, kilala ka namin, no? It seems like kinakabahan ka kay Mira, no? Hindi, no. Kahit anong mangyari, kaibigan ko pa rin yun. Eh, bakit nilalayuan mo? Seriously? Pati ba naman yan gagawin yun ng issue? Nagtatanong lang naman si Gwen, eh. At saka, halata naman nagsiselos ka sa Oo kanila. Oo nga, pansin namin na out of place ka. Ang awkward kayo ng atmosphere niyo. And remember, when it comes to ranking, walang kaibig-kaibigan. You have to stand by yourself. True. Huwag mo hayaang taas ang kanya sa laban. Kanya to just shut up. Ako pa rin naman nanaig. And my consistency will always reign. Yes, that's the spirit, girl. Yan ang Chloe, kilala namin. CR lang kami, Chloe. Tara na, girl. Tara. Okay. Chloe! What? Pwede ka bang sumama sa amin ni Evan? Magbonding naman tayo. May gagawin pa ako. Chloe, kamusta naman I'm kayo? I'm fine, and you're fine. Ang galing mo naman, ikaw pala yung consistent valedictorian dito. Pwede ba? Huwag mo kong sundan. Agaw summer important, so stop following me. Sige. Mira! Mira, may problema ka ba? Kanina ka pa nakatulala dyan, ah. Ayaw niya kasi akong kausapin, eh. Hindi ko alam kung may problema ba siya o ano. Dati pa lang, ganyan na siya. Siguro naninibago ka lang sa attitude niya. Kasi matagal mo rin kaming hindi nakasama. Ayaw niya kasi talaga akong kausapin. Hindi ko alam kung bakit. Ah, she've been so cold and moody. Akakalain mong masungit siya. Sadyang she find her new friends as her comfort zone. At wala na tayong magagawa. Sa bagay, may point ka naman. Oh, wag na sada, ngiti na. Salamat. Ito na ang resulta ng elimination exam na pinasagutan ko kanina upang matukoy kung sino kayo paglalaban natin sa quiz meet ngayong buwan ng wika. Sino kaya magiging representative ng section natin? Feeling ko si Chloe. Siya naman palagi. Oops, don't be confident. May tumatapat na kaya kay Chloe. Ikaw na yan, Mira. Nararamdaman ko. Ang magiging panglaban natin para sa patimpalak ng buwan ng wika ay si Miracle Joyce G.R. Celia. Hi, Will! Sabi na nga ba eh, ikaw yung magiging panlaban natin. Mukhang nakahanap na ng katapat si Chloe, ah. Hindi lang katapat, mas mataas pa sa kanya. Huwag mo sabihin yan. Alam ko namang magaling din si Chloe. Na-perfect mo ang exam habang si Binibining Fontanilla ay 29 over 30. Grabe, 1-point difference lang pala. Even 0.1% does, pero kahit na ganun, alam kong babawi si Chloe. Sabagay. Girls, you have a mission to do. What is that? I'll tell it later. Humanda ka, Mira. Ito na ang simula ng pagbagsak mo.
dun. Oo nga, no. Uy, girl, ayos ka lang? Mukhang kanina ka pa hindi mapakali, ah. I'm just frustrated dahil first time kong hindi lalaban sa contest. So what's your plan? Kunin niyo yung reviewer na ibibigay ni Ma'am Kalaw kay Mira. You're playing dirty now, huh? I'll do everything to beat her. Uy, lunch na pala. Tara, kain na tayo. Binibining Arcelia, ito na ang reviewer para sa Quiz B. Salamat po, ma'am. Sige, mauna na muna kami ni Liz, ha? You're welcome. Sige, mauna na ako. Mira, yan ba'y binigay na reviewer ni ma'am sa'yo? Oo, ang dami nga eh. Ayun, tamang-tama, pa-picture nga. Sige. Kadalasan kasi sa mga binibigay na reviewer, na binibigay ng mga reviewer ng mga teacher, ayun din yung lumalabas sa mga exam natin and quizzes. Thank you. Alam mo ba kung ano? Bakit lagi nape-perfect ni Chloe yung exam at quizzes? Kasi lagi siya may reviewer eh. True. Ang damot nga niya kasi ayaw niyang i-share sa amin yung reviewer. Kaya maraming may ayaw sa kanya eh. Kinagwin at dali niya lang sinasabi, kaya sila-sila lang din yung matataas. Grabe! Akala ko mga lumang reviewer na to. No! Reviewer is important. Kaya ingatan mo yan. Sige. Thank you, ah. Hindi pa ba kayo kakain? Tara na. Tara na. Sige, kain na tayo. Mira! Mira, sabay tayo mag-lunch. Sige, tara. Uy, girl! Kunin mo ano? Na! Ikaw na! Kunin mo na, bilis! Gwen, kunin mo na! Ba't ako? Baliw ka, ba't ako pinapakuha mo? Ikaw na lang! Yun na, oh! Bilisan mo! Kunin mo na, habang wala pa sila. Tayo rin naman makikinabang dyan, eh. Hello, oo nga pala. Support mo ako, ha? Oo naman. Yes! O, diba? Sabi ko naman sa'yo, diba? Ano? Kamusta? Thanks to me, ako nakakuha na reviewer. Ang galing mo talaga, Gwen. You're the best. We, yun pala yung sikreto dun. Teka lang ha, kukunin ko lang yung reviewer. Naila, nakita mo ba yung reviewer ko? Ay hala, yung reviewer mo, hindi ko nakita eh. Tara, Mira. Saan mo ba nilagay? What? Nawawala yung reviewer? Mira, Mira. Yun ba yung nakapatong sa desk mo kanina? Oo. Yun nga. Hala. Nakita ko kanina. Kinuha ni Gwen at Dahlia. Sila Dahlia? Uy, bukas ah. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Girls, can you please excuse Miss Pontanilla for a while? Yes, ma'am. See you, girl. Nakita ko sa ilang mga marka mo ay mabababa. Maaaring maapektuhan nito ang mga grades mo. May problema ka ba? Wala po. Baka may gumagambala sa isip mo kaya di ka makapag-focus.
Basta huwag ka makikipag-compete kahit kanino, ha? Lahat naman tayo may iba't ibang kakayahan. Sige na anak, pupunta na ako sa klase ko. Sige po, ma'am. Binibining Arcilia, pwede ka bang makausap? Sige po, ma'am. Binibining Arcilia, nais kong ipabatid sa'yo na sa susunod na araw na ang patimpalak. Inaasahan ko na malaki ang naitulong sa'yo ng binigay kong reviewer. Hala! Nakita ko kanina! Kinuha ni Nagwen at Dalia. May problema ba, Miss Arcilia? Wala po, ma'am. Asahan niyo pong gagalingan ko sa Quiz Bee Contest. Mabuti naman. Marami ka nang napatunayan sa amin, kaya inaasahan ko na may papanalo mo ang simpleng patimpalak na ito. Opo, ma'am. Salamat po. Sige na, anak. Mauna na ako. May susunod ba akong klase? Sige po, ma'am. Sina Gwen at Dalia yun, ah. Gwen! Dalia! Gwen, Dalia, pwede ba kayong makausap? Ano naman ang kailangan mo sa kanila? Sila nga lang, di ba? Hindi ka kasama. Eh, nandito na nga kami, di ba? Ba't hindi mo pa samantalahin? Gwen at Dalia nga, di ba? Okay, go! It's okay, Chloe. We'll talk to Mira. Okay. What do you want to say? Sabihin niyo nga sa akin. Kinuha niyo yung reviewer, no? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Nakita daw kayo ni Mila. Wow! Naniwala ka naman sa babaeng yun. Oo! Dahil iba siya sa inyo. Alam mo, ang dami mong alam. Wala ka lang masisi. O bakit? Natatakot ka bang matalo sa contest? At bakit ako matatakot? Eh, nakikita sa mukha mo eh. Tara na nga, Dalia. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Bitawan mo nga yung kamay ko. Ibibigay mo o hindi? Eh, wala nga ako mabibigay eh. Akin na yung bag mo. Akin na. Dito. Sinong nag-utos na ito sa inyo? Si Chloe ba? Si Chloe ba? Ha? Oo! Si Chloe! Binibigay yung reviewer, ha? Ano? Tinatrider niyo na rin ako? Ikaw ang babae! Walang trader dito! Ikaw ang trader! Wow! Ako pa talaga! Oo, ikaw! Anong balak mo sa akin? Balak mo kong patalohin sa contest? Well, for your information, hindi na mangyayari yun dahil last sa akin ito! Sige, subukan mo! Ayaw mong sabihin ko lahat ng kagagawan mo kay Ma'am Calo at Ma'am Timbresa. Ano? Kakayahang retorikal! Tama!
Ang galing mo, Mira. Siguradong panalo ka na dito. Huwag tayong masyadong pakampante. Baka may mas magaling pa sa akin. At huwag mo din masyadong dinadaw yung sarili mo. Tignan mo nga, kinaya mong basahin lahat ng to at alalahanin. Salamat, Evan. Walang anuman, Mira. Alam kong kaya mo yan. Tara, tapusin na natin yung isang page. Yaya? Yes, ma'am. Nasaan na si Chloe? Bakit wala pa siya? Di ba po siya umuwi galing school, ma'am eh? Tawagan mo nga, baka kung saan-saan naman pupunta yung bata ngayon. Yes po, ma'am. Sige. What is it, Yaya Eve? Hinanap ka na ng iyong mother, a.k.a. Madam Alice. Nasaan ka na ba? Hinanap ka na niya. May gagawin pa akong project, Yaya. Asan ka na ba? Hinanap ka na dito ni Madam. Bad trip na yun. Baka malay mo sa akin pa mabad trip yun. Bilisan mo, umuwi ka na. If that's the case, ayoko pa umuwi. Hmm? Ano ba naman tumbas? Ang pinarabaan na naman ako ng telepono. Balik na ka sa ba? Visit. Evan, mauna na ako ah. Kailangan ko pa kasing magpahinga kahit saglit. Para fresh yung utak ko sa contest. Sige, Mira. Ito yung reviewer mo. Salamat, Evan. Thank you ulit. Mauna na ako ah. Ingat ka. Oh, Chloe, kanina ka pa ba nandyan? No, kakarating ko lang. Ah, okay. By the way, you about dun sa issue. What? I-judge mo din ba ako? No, wala naman akong sinasabi. Ang gusto ko lang sabihin na hindi mo dapat ginawa yun kay Joyce. Paano naman ako? Ha? Huh? Anong paano ka naman? Kasi naman nakakapanibago. Bakit ganun? Dati ako yung kasama mo sa lahat ng bagay. Ngayon di mo na ako pinapansin. What are you talking about? Ikaw nga tong halos hindi namamansin eh. We're always trying to make time with you. Pero never mo kaming sinamahan. And you have a lot of excuses. Minsan nga napapatanong ako eh. Kung may pinagsamahan ba talaga tayo eh. Watch your words. You don't know what you're saying. Why do I even ask this? Mas masaya ka naman kasama si Gwen at Dahlia. Masyado ka naman nagpapautos sa kanila. Wow! Kapal naman ang mukha mo. Pati sila din nadamay mo. Bakit ikaw, hindi ba? Ako yung nagstay pero iniwan mo ko. Dahil lang dumating si Joyce. Evan! Evan! Ano ba? You just treat me as an option. You know na when it comes to partners, ikaw ang nahihiwalay kila Dahlia. Kaya ako palagi ang tinatakban. I never treated you as an option. It's your fault kung bakit lumayang loob ko sa'yo. Kasi you're always with Nash and Mario. Bakit ako yung sinisisi mo? Kasalanan ko ba makipagkaibigan sa iba? At least ako, hindi ko kinalimutan mga dati kong kaibigan. Ikaw, anong nangyari sa'yo? See? Wala kang masabi dahil ikaw ang nang iwan. Narealize mo ba yun? You can't accept the fact na mas matalino at mas magaling siya sa'yo. Kaya ayaw mong kausapin si Joyce kasi masyado ka nang na-insecure sa kanya. Manahimik ka! Dahil di mo alam nararamdaman ko! Alam mo, bahala ka na sa buhay mo. Evan! Ayusin mo rin yung ugali mo. Nagmumukha ka lang immature. Magpagaling ka. Ano nangyari?
nangyari sa kapatid mo? Hay naku, Nay! Makita-kita ko nakipag-away doon sa labas sa school nila. Kaya mo ba yung mga yun, ha? Isa ka lang. Ang dami nila. Patingin nga. Naku, bakit nagkaganito ang mukha mo, Nak? Kasi ma, nagalit po sila sa akin. Kasi po pinaharaan ako po sa teacher namin na may assignment kami. Yung po pala, wala silang gawa. Kaya yun po lang ako sila ako sa labas. Okay lang yan, Nak. Grabe naman mga bata ngayon. Oo, Nay. Para walang mga magulang. Iba na talaga ang henerasyon ngayon. Sinampa lang naman ako, tsaka sinabunutan. Tapos dumating na si Ate Marga. Naku, lumayo ka na lang sa kanila. Gagaling din naman to. Oh, anak, andyan ka na pala. Oh, bakit ganyan mukha mo? Anong problema nun? Nak, okay ka lang ba dyan? Gusto ko munang mapag-isa, Nay. Nak, may problema ka ba? Pwede mo akong makausap. Wala akong pagkakamali! Dinouble-check ko pa yung mga amount na cheque. Hais, walang katapusang away. What are you trying to say? Nakumuha ko ng mga pera savings natin? Seryoso ka ba niya sa sinasabi mo? Asawa mo ako? Ako dapat yung pinagkakatiwalaan mo, hindi yung sinasabi ng ibang tao? Uy, andiyan na si Madam. Anong ginagawa niya dyan? Nag-asaw siya kay sawi mong asawa? Can you please give respect to my parents? Sorry po, Ma'am. Sorry? Sorry is a nonsense word. Umalik na nga sa trabaho niyo? Yes po, Ma'am. Sorry is a nonsense word. Umalik na nga sa trabaho. Arte-arte talaga, kahit kailan. Oo nga, di na talaga nagbago. Ay nako, nandiyan na naman siya. Tumigil lang nga kayo dyan. Alam niyo namang may pinagdadaanan yung bata, hindi niyo nalang intindihin. Alam mo, Jackie, matagal na kami binabasa sa batang yan. Palibhasa ikaw, matagal mo nang natiis yung ugali niyan. Hindi naman sa ganun. Hindi. Ganun talaga yun, Jackie. Hindi mo nararanasan kasi mas malapit yung loob ng babaitang yun sa'yo. Tara na nga, Barbs. Makabalik na nga sa trabaho. Evan, anak, alam ko naman yung pagkakaibigan nyo ni na Chloe at Mira. Nung bata pa lang kayo, hindi naman kayo ganyan, ha? Di ko alam, Nay. Nagbago na si Chloe. Hindi na siya yung kilala kong Chloe. Anak, give her time na makapag-isip. Baka nadala lang siya sa emosyon niya. All I ever wanted is magbago. Hindi na maging bad boy. Ayoko matulad kay Papa. Huwag kang mag-alala, anak. Na-appreciate ko naman ang iyong pagbabago. Salamat, Nay. Sige, anak. Magpahinga ka na, ha? Good night, Ma. Good night, Nak. Uy, girl! Ay na naman sila. Uy, nandiyan yung Mandaraya. Hiyang-hiya na siguro yan. Oo nga, mukhang wala nang mukhang ihaharap. Hoy, di ba kayo titigil dyan? Baka sungalingalin ko yung mga bunganga nyo. Eh di sungalingalin mo, cheater. Cheater? Anong cheater-cheater? Huwag mo sasaktan ng kaibigan ko. Hayaan na natin sila. Seriously, ginajudge ka na nila, girl. I don't care. Let's go. Hay nako, kahit kailan talaga. Okay, nandito na ang trying hard valedictorian. Naku ba, andyan siya oh, baka marinig ka niya. Okay, masaya na kayo na nagkaka-issue ako ng ganito? Kung hindi mo lang kasi ginawa yun, all these years, edi sana hindi ka nahusugahan ng ganito.
Tama ka dyan, classmate. Ano ba, girl? Ano ba nangyayari sa'yo? Padaan. Ano? Pwede kayo masasabihin sa akin. Go on! Tell me! Go. Excuse me? Sino ka ba para kausapin namin? I'm Chloe Fontanilla, so get out of my way! Seriously? Ganyan talaga kataas ang pride mo? Ayusin mo kasi ang attitude mo. Kaya against lahat ng tao sa'yo eh. Maski sa'yo. Well, I don't care. Magsama-sama kayo, losers! Oh. Chloe, wait! Galing natin. Ay! Chloe, ano nang gagawin natin? Ano ba naman to si Gwen? Masyadong duwag, iniwanan agad tayo. Ano ba yan? Ay, ikaw pala yan. So what? Dapat ba akong mag-ingat? May hawak akong reviewer oh. Baka mawala. Dalia! Ano? Pati ba naman ikaw, lalayuan mo na rin ako? I think it's much better para di na ako nadadamay ng ganito. Pare-parehas lang kayo! Girl, yung pakta tagay amo natin. Hoy, yun ang maldita. Hay nako, baka sermon na naman tayo na wala tayong ginagawa. Hay nako, yun na naman siya. Kayo, tumigil nga kayo. Nagsisimula na naman kayo eh. Yun na naman siya. Ah, Chloe, kumain ka na ba? Oo, Yaya. Kumain na ako. Magpapahinga muna ako. Ah, sige. Pagbutihin mo, ha. Plastic talaga ni Jackie. Alam mo ikaw, girl, ang plastic-plastic mo talaga. Sip-sip ka lang dun kay Ma'am Chloe kahit kailan. Mas plastic ka, te. Huwag mo akong idamay sa'yo. Ito naman, sinaseryoso lahat. Tara na nga, Barbs! Nagtrabaho na tayo. Psst. Walang traitor dito! Ikaw ang traitor! Narealize mo ba yun? You can't accept the fact na mas matalino at mas magaling siya sa'yo. Kung hindi mo lang kasi ginawa yun, all these years, edi sana hindi ka nausugahan ng ganito. Kaya ayaw mong kausapin si Joyce kasi masyado ka lang na-insecure sa kanya. Ayusin mo kasi ang attitude mo. Kaya against lahat ng tao sa'yo eh. Yan yung yala siguro yun. Oo nga. Mukha ka wala nang kapag-iharap. Siguro nga, masyado lang akong insecure kay Joyce. Kaya lahat ng tao iniiwan na ako. Maski mga tunay kong kaibigan, siguro nga wala na ako sasay dito sa mundo.
kape para di na ako nadadami ang galit. Madam? Madam? Yaya. Mga ayaw kong buksan ni Chloe yung pinto, wala po atang bala kumain. No, hindi ganyan yan. Pakikuha mo na yung duplicate key sa baba. Akin na muna yan. Chloe? Anak? Nangyari po ba sa kanya? Anak, Chloe, kamusta ka na? Okay lang po, Dad. Thank you. Now we know ng mami mo kung bakit. Sorry, ha? No, Dad. Huwag po kayong mag-sorry. Kasalanan ko din naman po. Kung hindi lang ako nagpa-apekto, edis na sa maayos na kalagayan ako ngayon. It's our responsibility to give you time, lalo na sa mga panang walang wala ka na. Pero at that point, hindi pa rin kami nagpa-awas sa mga business meetings, appointments. I'm so sorry, anak. Dad, okay na po yun. Ang mahalaga, okay na po ako. And I learned that lesson. I know you're brave, anak. You're doing better than you ever was. Thank you, Dad. Thank you.
Good afternoon, Miss Fontanilla. Can I excuse your dad for a while? Yes, Doc. Okay, thank you, Doc Harper. Ikaw na muna bahala kay Patient Fontanilla, ha? Hello, kamusta ka na? Okay naman po. Thank you po. Mabuti naman kung ganun. Magpagaling ka pa, ha? Everything's going to be alright. Sir Arthur, it's surprisingly good for you to know na everything is going right. Ipagpatuloy lang ni Chloe yung antibiotics niya for her na gumaling na talaga. Noong una, re-recommend ko sana kayo na magpa-confine sa hospital namin, pero mabuti na lang na mabilis ang pag-recovery ng anak niyo. Thank you so much, Doc. It's too late na rin kasi that time, lalo na't baka hindi kayanin ang katawan ni Chloe. And we're very thankful na dumating kayo agad. Thank you so much, Doc. You're welcome. And thank you, Doc Harper. You're welcome. Alagaan niyo ang anak ninyo. She's been into different psychological problems. She needs your presence and care. Yes, Doc. Maraming salamat po. So, sige. Mauna na kami. May next appointment pa kasi kami. Sige, Chloe. Mauna na kami. Bye-bye. Ingat po kayo, Doc. Paano yun nalaman? Sinabi ni Tito Arthur sa amin. Thank you sa pagdalawa. Di ko to in-expect kasi napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Chloe, huwag mo munang isipin yun. Isipin mo yung fast recovery mo. Masaya kami kapag nangyari yun. Thank you. I have so many regrets for what you have done. I'm so sorry. I want dito muna. Hindi kayo nawala dito. Sadyang lumawit lang. Dahil sa mga kinalapit ng ibang tao sa akin. You're welcome, Chloe. Sabi ko naman na we're always here for you no matter what happened. We're just wishing na bumalik na yung Chloe na kilala namin. We really miss you. Ang mga pait habang lumuluha.
love to go back. Patat Evan, I'm so grateful to have my friends like you. Camille and Chloe, and we're happy that you're really stepping on the healing process. Thank you. For that. Walang anong man yun. That's what friends are.